Sabihin natin na realistic na hero na pwedeng ilagay doon eh. I mean, basang-basa ng Onyx kung ano yung pwedeng ilabas. Alam mong kayang ilaban ng Blacklist International yung lineup nila, pero based doon sa mga heroes na advanced pinangka-counter, nakakabilib lang kung iisipin. Yeah. Usually, kapag yung mga casters nakakapag-predict, may kumokontrol kasi ng draft. And kitang-kita na yung pinalalabas na heroes ng Blacklist, may kasunod na sagot camera from Onyx. Parang alam na nila kung ano yung ilalabas, pero it's up to Blacklist International sa execution nila. Yung puso ng kampyon ay kailangan na nilang ilabas upang i-force yung Game 3 in this series. Kasi kung hindi, maaaring tapusin ng Onyx kaagad to dito pa lang sa game na to. And we can see na may early rotation coming in from Yue, bisita kay Edward. Pero naramdaman din naman yun ni Ryota kaagad. I think nag-hold ng skill si Ryota. Usually you don't see that against Glue kapag Yuzong ka. Usually second skill yung kinukuha dyan eh. Pero may ano siya, meron siya talon. Sabi niya, gagankin ako dito at some point. Telegraph pati yung galaw sa game. Alam niya yun, no? Kasi again, pag meron kang Farsa, dapat basa mo na kaagad yun eh, na after level 2, may wings by wings na yan. So pwede kang tawirin kung saan dun sa lanes. Either sa gold lane or sa XP lane. But ngayon, ipinili dito ng Onyx Philippines na mag-ano lang eh, i-sustain lang muna at halos standard rotation lang naman ang ginagawa nila. Ngayon ko lang naisip, Min, yung Valentina ni Super Prince, sobrang saya niya dito. Pwede siyang pumili ng Numinon Blast at Feathered Airstrike. Meron kang split-split, meron kang go-away, meron kang Feathered Airstrike, meron kang... Although, pangit kopya yung ultimate ni Fredrin. Mahirap yun. Pero yung Numinon Blast at Feathered Airstrike, sapat na eh. Yeah. Either of the two, makuha niya lang. Ang laking epekto na nun sa mga teamfight. So medyo kailangan ding dumistansya dito either Yue or Oh My Venus. Kasi the more na lumalapit ka, mas makita ka ng Valentina na nanakawan ka lang at nanakawan. Kung trip nga niya maging Akai, pwede rin eh. Kopyahin niya yung go away, di ba? Ipit mo sa player. Oo, pwede nga yun. Pero ngayon, nakikita natin na hawak ni Super Prince dito yung Numinum Blast. May battle dito sa Turtle. Nakapwesto at nakaposisyon ang buong Blacklist. Uy! Pero dun sa taas, ito yung ine-expect natin ng rotation mula sa Blacklist International. Ginalawan. Dinaan ng Blacklist International sa execution and they're now able to get two. Ganda ng Numinum Blast. Naipit, heavy spin. Nandun yung Black Dragon form for the follow-up. Pero Kekidut ang nakakuha ng kill na yun. By the way, ang ganda ng ginagawa nila dito. Yun yung sinasabi natin kanina, Numinum Blast yun galing kay Super Prince. Ito yung isang problema ng Blacklist International. Pagdating sa team fight, ang daming ways para mag-engage yung sa side ng Onyx. Meron kang I'm Offended at meron kang multiple ultimates camera from the Valentina. Yeah, and sa ngayon, babalik muna sa usual rotation dito ang Blacklist International. And ito talaga yung maganda at signature playstyle nila. Yung nagtatago lang sila sa demo, nag-aabang lang sila ng mga players na dadaan doon. Pero kasi parang alam ng Onyx Philippines yung plano dito ng Blacklist, eh, di ba? Like, ayaw mamigay ng objective sa isang throw. Grabe naman yun. Ultra pass, pati yung pagpindot sa retry. O, ikuha na naman ng isa, may gante yung Blacklist International. Nakuha nila si Super Friends, so this opens up for a lane na medyo kukulangin yung backup. Kaya ang ganda ng desisyon ng Blacklist na agad sumilip doon sa may badang top side. Mainit yung galaw ni Yue dito. Again, tulad na lang game number one. Pag nasa radar niya yung mga heroes, binabag sa kanya agad ng Feathered Airstrike. Oh, wise! Wow, grabe yung layering of skills dito. Ipitin! And Nets will be able to secure that kill. Ang ganda ng ginawa doon ni Sensui. Kabisadong-kabisado talaga yung angulo ng heavy spin. And with this, wala si Wise. Medyo mag-aalangan yung Blacklist. Pero surprisingly, mas matapang pa si Super Red kasi alam niyang meron siyang backup. But this time, wala yung heavy spin. May turtle na magsuspawn in 23 seconds. Tingnan natin kung paano lalaroin ng dalawang opponent to. Kasi konti lang yung lead ng Blacklist eh. Dikit-dikit pa rin eh. Kakaiba yung galon ng Onyx, no? Parang ano, ang gagaling... Para silang pulis. Ang gagaling humuli. Alam ko saan niya tatakbo. Pag nakita nila yung pwesto mo, nadedetermine kagad nila, patay ito. Ulo, napakasakit ha. It's super red dito. Pinaparamdam niya na kahit 4 minutes pa lang ng ating game, masakit na yung mga normal damage na meron siya. Ngayon, may paghatak dito sa turtle. Tatama yung charge mula kay Oh My V. And si Super Prince, hawak niya ngayon yung Feathered Airstrike na nanggaling dito kay Yue. Kitang-kito, grabe may code. May code dun sa Farsa. Break the code. May breakdown, may nakadikit. Kaso yung dragon bigla nang dumating. Si Wise nakatayo lang pero Feathered Airstrike. Yun ang gagamitin para makalayo. Nakakuha pa rin ulit si Sensui ang makakasecure ng turtle na yun. Back away muna ang Oni kasi nakuha na nila yung kanilang vision. Grabe man, nakakabaliw laruin. Imagine mo, ikaw yung naglalaro sa side ng Blacklist. Gusto mo kumuha ng turtle. Ang daming ultimate. Nandiyan yung pag lumapit ka kay Akai, merong heavy spin pero...
meron pang dragon na nagwawala rin sa likod ng turtle. Parang ang hirap labanan yung lineup ng Onyx, pero sabi ng Blacklist, ubi time na. Ubi time, sama-sama sa may bandang itaas. Basag Torre ang kanilang goal. Super Red, nabigyan ng espasyo. Wala atang plano yung Onyx na ibigay lang to ng libre, kaya papalag sila. Bakit tinamaan ng Charge Eaton? Oh my B, medyo napalalim, pero kakayanin pala. Kaya lang si Super Red, libre dito sa may bandang likuran. At may ipit si Netsa. Dito with the taunt, si Yue makakasecure ng kill. Oh my B, tirapa ng Luminum Blast mula sa kanya. Wow! Nagkamali ata ng desisyon na yung Onyx ay pumalag pa. Kailangan ata, binigay na lang nila. And with this, mukhang makakabasag pa yung Blacklist ng isa. Yeah, ito yung ano eh, ito yung disiplina ng Blacklist International. Nagbibilang sila ng mga skills, nagbibilang sila ng mga battle spell. Sabi nila, okay, labanan to ng objectives, pahiram ng inyong playstyle. Kami naman yung magiging aggressive. And ang kinagandaan sa Blacklist International, alam nila saan dapat lumaban. Kasi alam nila, masterclass Blacklist to eh. Lagi nagko-convert yung mga teamfights nila into objectives. Imagine, after taking two heroes, nakuha kagad nila yung tower sa may top lane. And now the map just opens up for them. And this allows Super Red to have a better space, better, you know, better room to farm. Dahil lang doon sa nangyaring pag-push at pagkuha ng kills, eh lumamang na yung Blacklist International. Oh my God, hindi na makuhuli na. Naku po, si Wise papalag pa. May dragon! Hala yung dragon! And si Ryota dito habang yung heavy spin. Bibitawan ni Sensui, tatlong members mula sa Onyx Philippines. Pinagtulutulungan dito si Wise at babagsak siya sa mga kamay nila. Si Ryota yung nagsilbing harang upang hindi makapasok yung ibang members ng Blacklist International para magawa ng Onyx yung kanilang mission. Take down Wise! The policeman, habang inuhuli yung sa may hiwaharang. Sir, checkpoint. 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 Grabe to. Pero si Edward ngayon, pinaparamdam niya na yung presensya niya dito sa turtle na ito. Kasi, ay, ang problema kasi wala pa naman si Wise doon sa area na yon. And since Sui ay masisecure na naman itong retribution na to. Ang ganda nung ano, ganda nung nagiging response ng Blacklist kanina. Even though nanalo yung Onyx sa skirmish na yon, again, Yue, kapag nakita niya na nagkumpul-kumpul yung mga heroes ng Onyx, naglalapag kaga ng Feathered Airstrike. Kasi alam niya importante yung mga HP bars ng Onyx for them to fight. Pero ang nagpapanalo sa lineup ng Onyx, yung composition mismo nila, yung ginagawa ng mga heroes nila, yun yung walang sagot ang Blacklist International. The only way they can answer is for them to wait up those skills. Pero if timing yan ng Onyx, yung mga skills na yun, yung teamfight nila around objectives, ang hirap nito for Blacklist. Kaya nga talagang nilalaro ng maigi ng Onyx to. Super Fins at ang plan nilang bigyan, pero oh my Venus, nagamit niya na yung Numinon Blast. So meron yung merong info yung Onyx na, uy men, wala nang set yung Blacklist. Pag naipagsabayan tayo dito, palag-palag. Pero yun nga eh. Actually, wala ring Numinon Blast si Super Fins. Nag-try siya cancelin yung Numinon Blast ni oh my Venus, pero kinancel ni Venus at the right time. Mm-hmm. So pareho sila walang ultimate, pero stalemate naman yung magiging game. Actually, lamang pa rin yung Blacklist kasi nga doon sa nakuha nilang advantage kanina na mas malaki yung hawak nilang teritoryo pagdating sa mapa. Pero it's a matter of getting the visions for Blacklist kasi Onyx can just re-engage whenever they want. Yeah, nakakapagtaka itong nangyayari ngayon. Blacklist International, for some reason, wala pang basag na torre sa kanila at kinokontrol nila majority ng mapa dito ng Onyx Philippines at ngayon babagsak pa yung torre dito sa may bandang taas. May engagement na gagawin. Wise dito, dadambadang with a piercing strike and oh my B. Okay, kinuha na yung, wala nang ultimate dito si Super Prince. So safe ang Blacklist International if ever. Meron? Hindi nila tinuloy. Wala yung green sa gilid. Wala yung green. Pero nanakaw niya. Nakuha niya kay Oh My Venus. Pero naubos lang din kagad. Sensui dito ang plano lang hulihin. Pero heavy spin ang gagamitin. Yun lang talaga yung plano dito ng Blacklist International. Wala yung heavy spin. So pwede nilang simulan itong Lord na ito. Kaso nagkasanugan ng mga ultimates dito. May dragon pa. Yung Onyx. Pwede pa sumilip si Ryota rito. Pero mukhang ibibigay na nets. It's already going towards the top lane. First Lord yung makukuha ng Blacklist International. And mukhang walang pake. Walang pake yung mga hedgehogs. Sabi na Onyx, sige, inyo na yan. Dedepensahan na lang namin. Binibigyan pa lang ng espasyo itong sinets. Kasi hindi pa gaanong kayang makipagsabayan kay Super Red. Talagang naalagaan siya doon sa laning phase. Yeah. To the point na yung damage niya ngayon, pag nag-ube na yung Blacklist International, hindi na siya mape-penetrate pa. Yeah. Problema din to kasi meron ng Heptasis and Malefic Roar, I think.
si Nets, kailangan isipin ng Blacklist kung paano sila pupasok and mag-engage sa teamfight kasi kailangan mamatay kagad ni Brody. It has to come from either yung setup ni Venus o yung mga feathered airstrike ni Yue. Uy! Uy! May ipit na gagawin ni si Oh My V with Grabe the charge. Grabe yung angulo, man! Tumama yun, pero ang ganda na kayo mag-fended and don't run, Wolf King! Super Red! Super Red! Pero si Super Red, Brit! Doon sa may pandalikuran, tumama! Oh. Yung lumilang blast, pero babawi din! Si Oh My V, Super Friends, makakakuha rin ng kill at mawawala si Ryota in the process. Lamang ang Blacklist doon sa exchange na yon dahil 2-for-1 ang nangyari. Tapos meron pa silang Lord na nagmarmarcha sa may bandang itaas. Mukhang mababasag pa nila yung Torre sa may bandang gitna. Yung Onyx ngayon ang namomroblema. Yeah. Hindi nila kinaya yung lifesteal na meron si Melissa, especially with the DHS and of course yung Inspire. And at that moment din kasi late pumasok yung Dragon. Hindi siya, wala siya sa loob ng aura ng Dominance Eye. So yung attack speed tsaka yung... Well, attack speed ng Inspire, tsaka nung natural attack speed ni Melissa, added with the lifesteal coming out from the Inspire, nakapag-regenerate pa pabalik, ng konting buhay si Super Red, and nagtapang pa! Na-petrify na siya, pero sabi niya, hindi, sige, laban pa to, may buhay pa ako. This proves kung gaano kalinis laruin ng Blacklist International yung ganitong klase ng mga draft na kung titingnan natin on paper, medyo mahirap i-pull off. Pero ngayon, sila na ang lumalamang Feathered Airsec, binitawan, medyo delikado si Sui, pero may heavy spin pa. Mm-hmm. May pag-atras na gagawin dito ang Onyx Philippines. At ngayon, magta-transition dun sa may bandang gitna. Ang magandang depensa ang gagawin, pero si Super Prince, kinuha lamang niya yung Numina Blast mula kay OMV. Ang laking threat actually nung position ni Yue. Kapag hindi na nakikita yung Farsa kasi pwedeng malapagan anytime. Kahit nga si Sensui, binibigyan na nila. Mm-hmm. Nararamdaman na ng Blacklist International na importante si Sensui sa pagsisimula ng clash. Even though ang daming ways, again, ng Onyx mag-engage, nakikita nila eh. Every time na makikipaglaro yung Onyx, laging si Sensui nasa unahan. So nagde-decision yung Blacklist na, sige, bigyan na natin tong pandang to. Kanina pa makulit eh. Oo, kanina pa paikot-ikot. Nahihilo na ata. Kailangan natin tulungan eh. Yung Onyx kayo, parang naghahanap sila talaga ng opening pero hindi binibigay ng Blacklist International yon. Blacklist knows how to play this game na to the point na hindi talaga sila nagbibigay ng weakness. Parang pag maghahanap ka ng weakness dito sa team ngayon, talagang hindi nila binibigay. Edward with a split-split, makakapag-sustain pa at mukhang may counter-go! Grabe, Feathered Urshak dito pero na-cancel with a heavy spin. Ryota dito with a Black Dragon form at nag-petrify. Kaya lang may ipit sa mga kamay dito mga members ng Blacklist International. Malayo-layo yung mga members. Dapat sobra si Ryota doon. Parang ang plano nila kunin si Edward pero nakapag-flicker eh. Oo. And ang ganda nung naging nung diversion play ni Edward, sabi niya, sige, focus kayo sa akin. Kasi yung apat na members ng Onyx, sinubukan nilang i-burst si Glue. Even though si Ryota ay pumasok sa may Farsa, and sabi ni Wise, bawal mong patayin yung Farsa namin. Protect todo yan. Nandun yung taunt, nandun yung damage output, and napabagsak agad nila si Ryota. And in turn, that converts into an objective, again, from the side of Blacklist International. Very, very, very fundamental approach with Blacklist. Lahat ng teamfight na pinapanalo nila, nagko-convert sa objective. Nakukuha nila yung mga kailangan nila. Even yung gold lead, hawak pa rin. May Feathered Airsect na binitawan sa may bandang ibaba, pero mukhang nananakot lang yung Blacklist International. Medyo minamama na yung Onyx sa ngayon. Meron ditong liwanag na ibibigay ang Onyx para sa kanyang mga kakampi. May kita nila ngayon kung saan banda papasok or saan banda aatake yung Blacklist. Yeah, yun nga. Ang maganda naman dito, walang Feathered Airstrike mula dito kay Yue. Pero yung Lord ay dumamba na dun sa may bandang gitna. Yung charge mula kay Oh My V. Pero ngayon may pag-pokes na ginagawa dito ang Onyx Philippines. Gusto lang nila i-clear at patayin lang mabilis itong Lord na ito. Buti ka mo yung flow ng minion sa may top lane. Eh, hindi masyadong sumabay. Oo nga eh. Gusto mabay yun. Basag na rin sana yung inhibitor doon. Pero ngayon, meron pang chance yung Onyx na depensaan to. Blacklist, will they go in? If a force kabal na tong teamfight na to, may Numinum Blast oh, na cancel! Ang ganda ng cancel doon at yung heavy spin. Naku, hindi tumama doon sa rightest target. At yung Black Dragon form si Ryota, sino kanya magiging target? Pero si Super Red, napakakatin ng damage. Pagpasok niya, half-held kagad siya. Sabi ni Super Red, subukan mo akong lapitan, ikaw yung focus ko. Hindi na niya pinapaabot sa point na yung Onyx yung nagdidikta ng teamfight. Kasi kahit sabihin natin may Dragon, sabi ni Super Red, sige, subukan mo lumapit. Paglapit mo sa akin, half HP na. Yung Dragon, yung balat ng Dragon, kahit alam mong sobrang kapal, eh nagpe-pierce through yung mga deedles na binibitawan ni Super Red. Yung Torre naman sa may badang iba. Kaya doon! Labi rap! Ang ganda ng hata ko, may Venus ata. At naku, nandun yung knock-up. And yung Luminum Blast, tumama, oh my B, babagsak. Sino mag-inis sa target? Kaya doon ay masisecure yung kill si Yue, pero nandun yung go away.
At si Super Prince ay mawawala na sa proseso. Ngayon si Edward versus 4, grabe yung sustain. Super Red saves the day. Kung nahuli siya doon, malamang makakabawi at makakuha ng trade itong Onyx na bawi talaga para makontrol yung mapa. Pero dahil doon sa go away na crucial pinindot nito ni Super Red, sila pa rin ang lamang, hindi pa rin makahinga. Onyx sa ngayon, naghihingalo ang mga Hedgehogs. Yeah, ang ganda ng approach ni Keke Dot. Ang layo ng conceal play niya. Naabot na si Venus sa may bandang gitna. Pero nanggalang siya actually sa may top lane. Sigurado niya lang na hindi siya kita ng Blacklist International and nahuli nila yung Lolita. And kapag wala ka sa Lolita, nagiging awkward yung team fight for Blacklist International kasi wala nga pang re-engage. Pero ang problema ng Onyx ngayon, wala kasing hawak na dominance ice. Si Keke Dot pati na si Sensui. So kapag wala si Ryota, maximum attack speed Super Red. Retry ginamit na pero nandito yung lima mula sa Blacklist International. Wala na si Dex. At sino magiging next target dito? Tumama yung Numinum Blast. Pero hindi sapat yun para matake down itong si Ryota. Grabe yung sustained damage. At si Keke Dot, hindi niya naabot si Super Red. Si Ryota ay umaatras na rin. At si Oh My B ay paabante na. Iniisa-isa ng Blacklist yung mga miyembro ng Onyx dito. May tatlong wala, kaya dalawa lang yung de-defensa. Kompleto pa yung Blacklist. Ito na yung pagbawi ng Blacklist. Yung Feathered Earth sa ibibitaw para i-clear lang na mabilis yung minions. Grabe yung bulk damage na base lock na ang Blacklist International at sila ang makakakuha ng game number 2. Clean execution mula sa Blacklist International. Ifo-force pa nila ang game 3. Hindi sila